ang kakupas-kupas, loading-loading ng bayan na sa ating po ngayong programa, ang nag-iisang The Magician, si Ka Efren Bata Reyes. Maganda umaga po, Idol. Good morning. Good morning po, Sir Ted. Ka Efren, nagkikwento ko sa batang kasama ko dito na na-interview pa namin kayo, naalala mo, sa Hoy Gising kasama si Corina. 1994 yun eh, nung nag-champion kayo sa Whirlpool. Oh, 1999, Whirlpool Championship. Oo. Yung 1994, US Open. I'm sorry, US Open. Oh, 1994, tandang-tanda mo pa ha. Wala ang kakupas-kupas ka, Efren, wala ka pa rin ngipin. Eh, hindi, ayaw nang tumubo. Oh, pero hindi, bago itong tanong nitong bata si Chacha, kumusta na po kayo ngayon? Ilan taon na ba kayo? 67, 65? 67 na ngayon. Malapit na maging 68. Oo, sa August daw po ang birthday ninyo. Ka Efren, dito po sa nangyari ngayon sa Vietnam na SEA Games, ano po ang inyong kwento? Ano ba ang inyong pulso nung kayo'y lumaban ho para sa medalya? At tayo po'y nakapag-uwi kahit papano ng bronze medal. Go ahead. Yung SEA Games namin noon, nagpunta kami mga team. Walo kami mga naglaro. Doon sa pool, yung may butas, ang naglaro doon, si Carlo Biado at saka si Joan Chua. Mm-hmm. Sila na-appoint doon sa paglalaro ng 9 ball at saka 10 ball. Mm-hmm. At least maganda naman, nag-gold silang pareho. Mm-hmm. Tapos yung dalawang babae, lalong walang talo yun. Kahit na ilang taon pa yan, sila pa rin mananalo dahil tayong world champion ng 9 ball at saka 10 ball sa mga babae. Mm-hmm. Dito naman sa karambola, hindi natin laro yan, laro ng mga Vietnamese yan. At kaya sila rin ang world champion, kaya mahirap na natin silang talunin. At saka tayo, wala na tayong ibang player dito sa paglalaro ng one cushion or three cushions dito sa karambola. Dati meron tayo, kaya lang, lahat ng mga may edad namatay na lahat. Kaya dalawa na lang kami natitirang player na may edad dito sa larong karum. So kahit na ganun pa rin, nakakuha pa rin kahit na bronze. Kaya nakakuha tayo, apat na gold, dalawang silver, at tatlong bronze. Opo, opo. Yung ayon pala yun, kasi itong larong karum na ito, ano bang kaibahan yan, Efren, sa 9 ball at 10 ball? Tsaka walang butas yung ano. Kasi ang laro natin, ang kaiba nito sa isa may butas, yung 9 ball, maliit yung lamesa noon, na Porenia Bainan, yun ang talagang pinakalaro natin dito sa Pilipinas. Eh, itong karum na to, hindi natin laro to, laro ng mga Vietnam at Korean nito. Mm-hmm. Ang pinakamagaling na bansa sa lahat nito, ang Vietnam. Kahit na lumaro sa iba-ibang lugar, international, Vietnam pa rin ang magaling. Pangalawa pa lang yung Korea. Opo, opo. Eh, tapos, ang itong 9 ball at saka 10 ball, madali yan para sa atin dahil yan na lang lagi natin linalaro ng mga kasama natin, mga player, at saka tinitraining namin ni Parang Django kila doon sa training center namin. Ah, meron kayong training center, Kuya Efren? Ah, doon sa PSC, doon ginagawa. Kaya doon lang meron karambola at saka snooker. Sa ibang lugar, wala. Ah, po. Sige, so ngayon po ka, Efren, lilipad pa kayo papunta naman ng England. Kayo ang kakatawan sa atin sa World Cup of Pool naman sa June. O kami na schedule, kami dalawa ni Carlo Biado, alis kami nitong June 11, mag-start kasi ng 14 hanggang 19. Kami napili para maglaro sa World Cup of Pool. Kayo ba ang pinakamatanda so far ngayon ka Efren na player ho ng ano, ng bilyar sa World ako Competition? Ako na lang natitirang may edad kahit siyang bansa at saka dito sa atin, ako na lang natitirang pool player na siguro. Magre-retard na rin ako pagka yung kamay ko talagang hindi na o nanginginig na. Oo. Pero ngayon ho ba ang ka-Efren, kumusta ang pakiramdam po ninyo sa edad ninyo 67? Kapag ho kayo ay ano, kapag kayo ay humahawak ng raketa ng ano, ng taco, I'm sorry. Okay pa rin yung katawan ko, kaya lang siyempre sa edad kong ito,
ang standing ng paglalaro iba. Kasi diyan sa paglalaro, magalaw ka lang ng konti, wala na, para mag-iba na yung mga patama. At saka yung mga malalayo, yung mga, yung legum, mahirap na rin umikot, matigas na rin. Kaya malayang na, ang laro ko na lang, nagagamit ko na lang, yung isip na lang. Yun dati yung mga tira, kaya lang, hindi ko magawa ngayon. Pero ang nakakagawa niya, yung mga pumapalit sa akin dito, yung mga magagaling natin mga bata, sila, kaya nilang gawin yun. Basta nakita nila, kaya din nilang gawin. Pero kumusta po ang inyong paningin, ang inyong mata, ang inyong vision, ka-Efren? Yung ano, bago magpunta ng Vietnam, Laser. Na operation itong kaliwang mata ko ng American Eye Center. Mm-mm. Kaya okay pa rin ang paningin ko ngayon. Yung dati medyo malabo pa eh. Oo. Ano yung katarata ho? Yung labo na yon? Katarata? Katarata yung kaliwa. Susunod naman, itong kanan naman titirin. Dahil sabi ko, tapusin muna itong SEA Games bago gawin nyo itong kanan nila. Pero maglalaro pa ako ng London. Kaya pagbalik ko na lang, doon na lang gagawin. Sige po. Kasi ako, yung kaliwa ko naman din, may katarata na rin eh. Malabo na rin ka, Efren eh. Magaling yung American Eye. Punta ka doon. Oo, sige po. Ito yung parang merong mga, yung parang may alupaap, ano? Parang cloudy yung mata mo, no? Oo, dami na. Yun naman pala yun. Hayaan nyo, pupuntahan ko yung pinuntahan ni ka Efren. Sige po, so ka Efren, ito ho, may tanong sa inyo itong bata. Ha. Ito ho, apo na ho ninyo ito, si Cha-Cha. Oh, Cha-Cha, si ka Efren. Good morning po, ka Efren. Good morning, Cha-Cha. Magandang umaga po. Nice to meet you online, ka Efren. Kanina nga po sabi nyo na natanong ni Sir Ted na nabanggit nyo po, sa buong mga bansa, parang kayo na lang po yung natitira sa edad nyo yan. Yung mga kasabayan nyo, lahat halos nagretiro na. When do you plan to retire? Kasi sa tingin naming lahat, ang dami nyo na pong naibigay na karangalan sa bansa. Wala ka na talagang dapat patunayan. Kayo po ba'y nagpaplano na magretiro anytime soon or hanggat kaya talaga pong maglalaro pa rin po kayo ng bilyar? Malapit na. Ang iniisip ko na rin yan kung paano mahin to. Kasi ngayon, sa ngayon, gusto ko pang maglaro. Pero yung mga paglalaro, lahat ng mga tournament, merong ano, pumipili na lang ako. Kaya maganda pa naman yung tira ko, pwede pa ng konti. Kaya maglalaro pa ako. Pero pag ito, nanginig na talaga, wala na. Tsaka naninigis na, doon talagang into na ako. Tsaka, o kaya pagka nagkaroon ako ng salamin, ito na rin ako. Tsaka yung naiintindihan namin that is your passion. Kumbaga, age is just a number, di ba? Kayang-kaya nyo pa naman pong maglaro. Kaya salamat pa rin sa patuloy na pagre-represent ng Pilipinas sa iba pong bansa. May mga nagtatanong din po dito sa comment section. Yun daw pong lagi yung kasama noon, si Sir Django Bustamante. Kamusta na daw po siya ngayon? Nandito pa rin siya. Nandito siya sa Muntinlupa ngayon. Doon siya nag-i-stay. Naglalaro pa rin naman siya, kaya lang ngayon, hindi siya nakapunta ng kabalik ng Amerika siguro. Mga next year, babalik na siya rin. Maglalaro na rin. Mm-mm. Dapat maglalaro din siya, sige, siya lang. Ang ganda-dalawa lang ang player. Kaya ang nangyari, naging coach na lang kami dalawa doon. Kaya ako, ginawa akong playing coach. Naging coach pala si Django sa Vietnam. Yes, nag-coach na lang siya. Siguro si Sir Efren, sooner or later, baka pagko-coach din ang punta niya just in case magretiro siya. Sir, sa dami po ng mga napanalunan ninyong title, alin po doon ang pinaka-hindi nyo malilimutan doon sa more than 100 professional titles ninyo? Tatlo yan eh. Yung hindi ko makakalimutan, yung unang-una, yung laro ko, yung panalo ko sa World Pool Championship. Kasi doon, nung manalo ko doon, nakita ng buong mundo yung paglalaro namin at napanood nila. At saka doon palang nakuha ng TV all over the world. Kaya doon pwede. Tapos, yung pangalawa, yung Color of Money namin ni Earl Strickland. Yun ang pangalawa noon. Strickland. Tapos, yung pangatlo namin yung IPT ng World IPT Tournament kasi yun ang pinakamalaking tournament na naganap sa tournament namin sa bilyar.
Sir so, Efren, sir, oo, may mga nagtatanong din po dito sa mga anak niyo po ba? Meron daw po bang susunod sa yapak ninyo? Wala, puro lakwatsador ang mga anak ko eh. Pero hindi ba, Tatay Efren, yung paglalakwatsa na yan dati, naalala ko kasi, alam niyo ho, ang Better Billiards, di ba? Sa Intramuros. Ah. Oo, di ba? Eh, lahat ng mga lakwatsa ho, sa Letran, sa Mapua, sa Lyceum. Mm-hmm. Oo, eh doon ang baksak sa Better Billiards eh. Oo. Tatay. Ka-Efren? Oo. Ka-Efren? Mm-hmm. Naputol na naman ulit. Po. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng... Andiyan tayo. Okay. It's so nice to see him, ano. Lakwatsero. Ayan, nagbabalik. Lakwatsero. Hindi ba malaking tulong sa mga, ano, sa bilyar. Sa paghusi sa bilyar, yung paglalakwatsa. Tama, my point. Noon dati, parati ako naglalakwatsa rin. Alam mo, pag pumapasok ako sa eskwela, pumapasok ako ang alas 7 ng umaga, pagdating ng alas 3 ng hapon, sinusundo na ako ng mga manager ko para dumayo sa ibang lugar. Uh-huh. At pagkatapos nung matatapos kami umaga, iatid na lang ako sa eskwelahan. Doon na ako natutulog. Mm-hmm. Ka Efren. Doon na natutulog. Mm-hmm. Saan ang tulog niya? Sa bilyaran na? Sa billiard table. Okay, sa eskwelahan. Eskwelahan na. O sige po. Meron na, ano ho ang inyo na ipundar? Ka Efren, sa inyong karera bilang billiard champion, world champion. Eh kasi kami wala kami masyadong alam sa pagbi-business. Ang alam na nito pati mga pamilya ko, yung makabili ng mga ari-arian. Kaya marami kami rito na nabili mga siyam na mga lupa't bahay na may kasamang isang farm. Mm-hmm. Yan ang pinundar ng mga ako. Opo. Dahil sila meron na rin. Wow. Ay, salamat. Ilan ba anak niyo, Kaya Friend? Tatlo sila anak ko. Anim na yung apo. Yung mga apo ko. Mm-hmm. Pero meron ba kayo na ipundar na bilyaran mismo? Wala. Mahirap yung bilyaran. Yung bilyaran na hindi nagagada sa business sa paglalaro kasi lahat ng mga naglalaro dito sa amin, puro libre. Ayaw magbayad. Ayaw magbayad. Opo, opo. Anyway, alam mo ko, talagang komedyante rin to. Sarap kausap. Ayun nga, speaking of pagiging komedyante, alam nyo, bukod sa pagiging billiard player, ang natatandaan ko po sa inyo, Ka Efren, eh yung pong mga ilang pelikula rin na nilabasan ninyo nung time na sikat po kayo nung panahon na yon na batang-bata si bata pa ako. Kasama nyo po si FPJ. Just in case po ba, open pa rin po ba kayo sa mundo ng showbiz kung magkakaroon po kayo ng offer? Hindi. Pagdating na showbiz, naiya ako maglalabas. Maiyain ako. Kaya natatakot ako dun. Malakas ang nervyos ko. At saka yung mga pag-akit-akit ng mga stage, dun ako ninenervyos. Lumabas nga kami ni Fernando po sa sponsor ng San Miguel Beret. Ang tumawag pa naman sa mga kasama ko, si FPJ nga, si Fernando po. I-idol ko yan, pumayag ako. Pero nagpatulong ako sa kanya para sa mga labas, turuan ako kung paano yung mga arte, yung pagsasalita. Sagot sa akin, natural lang. Kaya yung mga sumunod na may tumatawag na para lumabas yung Lisa Showbiz, takot ako eh. Noon ng araw, kumakanta ako, kala ko napakagaling kong kumantay. Numarinig kong boses ko dun sa partners. Ang sama pala. Kaya mayaw na ako. Ka-Efren, may mga nagtatanong dito sa comment section. Ilang taon daw po kayo nung natuto kayong magbilyar? Nagsimula kasi ako mga 8 taon. Bata na pa? Magbilyar. Kasi 5 years nung dumapunta ako ng Manila, natuntong kagad ako sa bilyaran. Ngayon, nakikita ko sa paglalaro ng mga tao doon sa bilyaran na tinutuloy ako, pinapanood ko sila at ginagaya ko sila. Nung pagkaroon ng 8 taon, medyo abot na yung ano ko sa lamesa, medyo hanggang dito ko na sa dibdib, naglaro na ako noon. Tapos lahat ng nakita ko, ginagaya ko at pinapractice ko. Kaya natuto ko sa mga hindi sa marunong. 8 years old, no? Grabe, bata pa. So, Ka-Efren, dito ho ngayon sa mga bata na gustong sumikat,
gusto hong mag-world champion din at yung iba ho nga, ginagawa na talaga ho itong hanap buhay na pagbibilyar. Ano ho ang maaaring yung ipayo po sa kanila, tatay? Ang maaaring may papayo ko sa mga bata at kabataan na gumayari sa akin, pinakamaganda muna nilang gawin. Pag-aral muna sila, tapusin nila ang pag-aral bago itong bilyar. Kasi itong bilyar, hindi naman mawawala yan. Ang pag-aral na ayun makakatulong sa kanila sa habang buhay. Ito, itong bilyar, pagdating niya, tsaka niya lang ninyo practice yan at tsaka kailangan malakas ang katawan nyo, practice kayo, at kailangan maging humble kayo, huwag niyo sabihin magaling kayo. Ayun, opo. Pero ito ho, may tanong dito. Sa inyong laro ng bilyar na hindi po official, sa mga pustahan, magkano po pinakamalaking pusta? Hindi man ako pupusta sa mga labang ko. Mayroon akong mga taga-pusta na may mga manager ako para bigyan lang ako ng porsyento. Kasi kahit na magkano lang yung pusta, kahit na mali, para magkaroon lang ng concentration ng laro at saka yung mga content pressure para pagdating ng mga labang mo, yung kaya mo na silang dalhin. Kailan nandun sa concentration niya, paglalaro ng may pwesta kahit maliit lang. Hindi naman kailangan yung malaki. Pero lahat yan, kamukhaan yung mga gusto maglaro, kumikita rin sila sa bilyar, siguro, kaya nagkakapwesta ng, siguro pinakamalaki niyan, 55,000 lang ang pinakamalaki niyan. Pero hindi ho ba kung pera mo yung nakapwesta, mas nananbusin ka? Lalong hindi ako mananalo, matatalo ako dahil hindi ko kaya maglaro ng pera ko. si Manny Pacquiao po, si Senator Pacquiao, di ho ba nakalaro nyo ng bilyar? Nagpa-practice kami, naglaro na rin kami ng bilyar. Nakalaban ko na rin, may kapatner siya at may kapatner din ako. Magaling din si Senator. Ngayon nga, gusto niya, maglaro nga kami sa kanila, kaya lang nagpunta siya ng Amerika. Kaya siguro, pagbalik niya, maglalaro kami. Okay. Pati siya, Chess, magaling din siya. Opo, opo. Sige po, so ito, huling tanong na rin po ito. Hanggang ngayon po, may natatanong, bakit daw ho ayaw niyo magpustiso? Yan nga, yun na nga yung tanong ko ka, Efren. Yan po ba yung swerte ninyo? Kaya po talagang di kayo nagpapustiso? Pag nagpapustiso ako, sigurado po, ang concentration ko puro nandito sa ngipin. Tama. Nalalagyan pa ng mga kanin-kanin sa ilalim. Yung ano po rin nga ako ng ngipin eh. Sa aeroplano, iniiwan ko na yung mga ngipin ko eh. Kasi doon, natutulog ako, pagkagising ko, kumain lang ako ng sumama yung ngipin ko papalabas eh. Paano kayo kumakain ng chicharon yan, ka Efren? Hindi siya kumakain chicharon. Ayaw kong chicharon lang, kaya ko pang kainin yun, magang pa yun. Kasi naalala ko din dati, nung naging guest namin siya, ayaw niya magpustisyo daw kasi nga yung concentration niya nawawala. Oo. Ano po, tatay, tama ano? Pag nagpustisyo kayo? Ay, eto po. Oo, kaya ngayon, yung mga kinakain ko, puro isda, yun ang kaya kong kagatin eh. Eto ka, Efren, last na lang. Ano po ang mensahe nyo? Ang dami-dami nyo pong fans ngayon. Hanggang ngayon, sa edad nyo pong 67 years old. Yung mga fans nyo po nagko-comment ngayon sa Facebook and even on our YouTube page. At natutuwa po sila na kasama po namin kayo ngayong umaga dito sa programa. Ano po ang gusto nyong sabihin sa kanila? Sa lahat ng mga fans at sumusuporta sa akin, sa lahat dito sa ating bansa, nagpapasalamat ako sa inyo. Hanggang ngayon ay sinusuportahan niyo pa rin ako at saka sinusundan niyo pa rin ako. Pati nga doon sa Vietnam eh, pagdating ko pa lang eh, hindi pa ako nakakapasok. Wala, barado na, hindi na ako makapasok. Sila, marami din doon sa Hanoi dahil puro bilyar din ang laro doon. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, puro karambola ang laro doon. Kahit doon, papasalamat din ako sa kanila doon na at hanggang doon sinusuportahan nila ako. Ang dami rin Pilipino nagpunta doon, nagpuntaan din sa hotel namin para batiin kaming mga lahat ng player at pinaktan kami.
Opo, opo. So, ibig sabihin, ka-Efren, alam niyo ho, yung pagiging down-to-earth po ninyo, hindi kayo nagbabago. Yes. Magmula nung tayo po yung unang magkita pa hanggang ngayon, ganun pa rin po ang Efren Batareyes. At kami po'y nagagalak, ano ho, na kayo po ay nagbibigay sa aming lahat, sa ating lahat ng karangalan. So, ka-Efren, good luck po sa inyo pong laban, ha, dito po sa England na ito. Sino ba ang kalaban niyo dito mabigat? Marami. Lahat ng mga kalaban namin pinili. Iba't ibang bansa ang maglalaro dyan. Mga 16 player lang kami siguro pili-pili yung mga maglalaro. Kaya medyo balikat, lalong-lalo na ngayon sa edad ko. Pero yung kasangga ko, yung mga lagi naman nagcha-champion niya, number one dito natin sa Pilipinas ngayon. Mm-hmm. Sige po. So ka-Efren, ingat po kayo at muli ho kami aasa po ano sa inyo pong pagdadala po ng karangalan sa aming sa ating bansa. Mabuhay ka-Efren, mabuhay po. Salamat na marami. Mabuhay din po kayo, boss. Apo, thank you. Yan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.